Ito na po siya mga langga, yung binoil natin na pork pata. So, naboil na siya natin. Tapos, ang main ingredients natin na ilalagay, ito meron tayong sibuya or onion. Meron tayong bay leaves. Meron tayong bawang. Meron tayong brown sugar. At meron tayong pineapple. At meron tayong paminta na duro at saka paminta na negra na buo-buo pa siya. So, meron din tayong toyo or soy sauce. Siyempre, asin or salt at saka yung pang-fry natin, oil. So, ito yung ating main ingredients mga langga na gagamitin sa ating pata humba. So, let's go mga langga! Samahan niyo ako sa aking kusina! So guys, iboboil muna natin yung ating karne. Gagawa tayo ng pata. Lagyan natin ng tatlong bay leaves. Lagyan natin itong ating garlic o aho o bawang. Lagay natin, lagyan natin ng ito, yung ating pamintang buo. Lagay natin yan, tapos hayaan natin na mag-boil yan mga langga at lumambot yung karne. Yan na siya. So, takpan natin hanggang sa mag-boil na siya. Takpan muna natin yan. So, as what you see mga langga, ito nakikita niyo na na malambot na yung ating pata. So, sobrang lambot na siya. Nakikita nyo, super tender na. So, yung ating pata, super tender na siya mga langga. So, we'll make, para ano siya ha, imimix-mix lang natin muna siya. Para at least, na ano pa siya, yung lasa, naging maayos yung ano. So, ihaon na natin itong ating pata. There it is. Yan na, isip aside ko na siya ha. Ayan siya. Pagkatapos ng ating sibuya, ilalagay na natin ang ating garlic. So, sinipin natin ang ating garlic. Ayan na. Yung ating garlic. Tapos, nalangito na siya. Ilagay na natin yung ating kinalambot na pata. Ito na siya mga langga. Ilagay na natin yung ating kinalambot na pata. Yan na siya. Wow, ang bango. Bango ng ating kinalambot na pata. Yan siya mga langga. Dahil pinalambot na natin siya kanina. Ano na siya? Ayan
So, dahil ganyan na siya mga langga, mag-add na tayo ng ating soy sauce. Add natin itong ating soy sauce. Tingnan natin yun. Ang ating soy sauce. Ganyan siya. Pagkatapos ng ating soy sauce, syempre, isunod natin yung ating brown sugar. So, yung ilalagay nyo na brown sugar, depende yun sa inyong mga langga. 2 tablespoon of brown sugar to or 3. It's depend kung ano, kasi ito yung magpapalasa ng ating humba. So, yan lang siya. Isote lang natin, tapos baliktarin natin para ma-mix lahat-lahat. So, yan na siya, no? Ang susunod natin gawin, ilagay natin yung ating tatlong bay leaves. Kanina, gawin tayo ng tatlong bay leaves, maglagay ulit tayo ng tatlo. Gaya nga ng sabi ko, tatlo-tatlo lagi mga langga, ha? Basta ako mahilig ako sa tatlo-tatlo. Yung hindi siya... ano. So, yan siya. Hindi siya partner-partner. So, tatlong bay leaves ilagay natin. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating pineapple. So, maglagay tayo ng ating pineapple. Yan, ilagay na natin yung ating pineapple, mga langga. Yan, yung pineapple natin. Lagay natin kasi ito yung magpapalasa sa ating humba. Yung pineapple natin. Siya yung magbibigay ng masarap na lasa sa ating humba. So, yan siya. So, ganyan na siya mga langga. Maglagay tayo ngayon ng ating black pepper o pamintang nigra. Maglagay tayo nito para ito, to taste. Yan, lagay natin ating paminta. Yan na siya. Yan na siya mga langga. Ang bango. Sarap na ng amoy ng ating patahumba. So, pakuluin lang natin at saka takpan natin. So, gagamit lang tayo ng low fire. So, ganyan. Takpan muna natin. So, after 5 minutes, buksan natin. Wow! Ito na yung ating patahumba. Tingnan nyo mga langga. Ito na siya. Ganda na ng kulay ng ating patahumba. At saka ang lambot. Super tender siya mga langga. Yung ating patahumba. Sarap ng amoy. Yummy. Yan siya. I-turn lang natin mga langga para at least manulot pa rin yung mga ano niya. Yung mga ingredients niya papasok sa kanyang sa loob ng karne. Kaya ito. Anuhin lang natin ang ganito. Antayin natin na maging malapot na siya. Yung pag malapot na talaga yun na. Anuhin na natin. So, ganunin na natin mga langga. Ganda na ng ano niya. Super. So, takpan natin ulit mga langga.
Natin ulit mga langga, tapos maglagay na tayo ng kunting asin para lasahan natin yung ating humba para matikman na natin. Huwag natin damihan yung ating asin kasi titingnan natin kung ano ang lasa niya dahil may toyo tayong nilagay or soy sauce. So baliktarin ulit natin ganito. Natatanggal na siya sa kanyang laman. Ganyan na. Super tender na siya. Yan na. Yan. Yan na siya mga langga. Yan na. Wow. As in, super tender na siya. Ang ating humba. Sarap ng amoy. Amoy pa lang. Naku. Sobrang sarap na. Yan siya. So, nakita nyo masyado na siyang malapot. Pero gusto ko yung malapot pa rin siya na malapot. Naku, kunti yung sabaw. Yung sabaw niya, yung talagang dumidikit sa ating humba. Yung ganun. Yung nagmamantika siya. Yun ang masarap mga langga. Yung talagang yung sabaw niya nanunuyot na sa laman ng ating humba. Yung sobrang lapot na. So, ganyan lang siya. Continue lang natin yan para ma-mix-mix natin kasi naglagay nga tayo ng salt. Baliktarin natin. Para yung ano, oh, tingnan mo na dudurog na siya sa sobrang lambot. As in. Tender na siya. So, ganyan lang. Paggawa nito. Sana may matutunan kayo sa mga videos na ginagawa ko mga langga. Try this at home para malaman nyo kung gaano kasarap itong niluto ko. Kata humba. Mani siyang version sa mga taga bundok mga langga. Kaya balaan mo, sa bundok ako nagdakpo. Kung anong available lang talaga sa amin, yun lang talaga. Pag mahirap ka talaga mga langga, ma-appreciate mo lahat ng mga pagkain na niluluto ng mga magulang mo at talagang matutunan mo. So, sa amin ganito talagang gumawa nito, paggawa nito. Sa ano, kasi sa Mindanao ako langga lumaki eh. Kaya, sa amin maraming pinya. Kaya, instead na gumamit ng ibang ano para sa humba, gumagamit kami ng pineapple. Kaya ito na siya. As in, malapot na malapot na. So, takpan natin. I-cover natin ito for 3 minutes. Tapos na ito mga langga. So, ito na. After 3 minutes mga langga, ito na yung ating pata humba. Wow! As in mga langga, super, super yummy. Kita nyo, sobrang lapot niya, mga langga. So, ililipat na natin siya sa ating plate. Ilalagay na natin siya sa ating plate, mga langga. So, wait ha. Wow, nakita nyo, super as in. Diba? So, kung wala kayong pineapple, mga langga, kung wala kayong pineapple, pwede po dito yung ano ng nyog, yung juice ng nyog, pwede ito mga langga. Pwede nyo gamitin kasi nung nasa bundok ako, nung nasa Mindanao ako sa amin, pag nagluto ako nito, ang nilalagay ko talaga kung hindi Sprite, yung tubig ng nyog mga langga. So, kaya ito, itry nyo din mga langga. Sobrang sarap. Promise. Mas masarap pa ito kung mayroong black beans. Wala tayong black beans mga langga. Kung anong available lang na mayroon tayo. Kaya ito na siya mga langga. No? Super, super, super sarap. Ito na siya. Ang ating pata humba. Pork pata humba.
langga, ito na yung ating finished product. Ito na yung ating humba. Lagyan natin ng dekorasyon. Yan. As in, super. Ganyan. Galing ang ating humba. So, ito na siya ang ating pata humba. So, thank you for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel members, Kusina ni Daddy, Malak Worldwide TC, Katrim Channel, Roskami Amazing, and Takumantas World. Also, to my team chef and admin, Judge Food and More. Don't forget them langga to subscribe their channel. Thank you so much for watching.